yun, magkakasya pa kaya ang aking 100 pesos? At dahil for the diet na ang first one, itong cabbage roll na ang aking lulutuin. Magkasya kaya ang aking 100 pesos, mga mare? Tingin nyo. So, ayun nga, at nagpunta na nga ako dito sa Tansa Public Market. Sobrang na-miss ko talaga to kasi ngayon na lang uli ako nakapunta. At dahil sobrang mahal nga daw ng sibuyas ngayon, ito nga muna ang aking inuna. Bali, dito nga pala sa amin ay 245 ang kilo ng sibuyas. Kumuha na nga rin ako nitong bawang. Bali, ito nga pala ay 80 pesos ang kilo. So, ayun nga mga mare, at pinatimbang ko na nga itong sibuyas at bawang. Itong sibuyas na maliit nga pala ay 5 pesos. Tapos itong bawang naman ay 2 pesos. Binayaran ko nga muna itong sibuyas at bawang. Bali, ayan, nagbayad ako ng 100 pesos. Tapos ayan nga, at sinuklian naman ako ni kuya ng 93 pesos. Titingin pa nga sana ako sa ibang tindahan, kaso lang Monday ngayon at sarado yung ibang tindahan, kaya dito na lang din ako bumili. At mga mare, sobrang mura din kasi ng mga tinda nila dito. So ayan nga, at pinatimbang ko na rin tong carrots. Bali, ito nga pala ay 7 pesos. Tapos ayan, bumili na nga rin pala ako nitong repolyo. Bali, ito nga pala ay 33 pesos. Alam nyo ba mga mare, nung nakaraan na pagpunta ko dito, napakamura nitong repolyo. Nasa 30 pesos lang ata ang kilo nito. Pero ngayon lahat na lang ata nagsisitaasan. 40 pesos na lahat ng aking napamili, kaya ayan, nagbayad na nga ako. 53 pesos na lang ang aking pera. Magkakasya pa kaya to, mga mare? O ayan, flex ko lang muna ang aking mukha. Diyos ko, dahi, napaka-haggard. So ayan nga mga mare, balik na nga tayo dito. Ayan nga, at bumili na nga ako nitong chicken breast. Bali, 53 pesos nga pala yan, pero binigay na lang sa akin ng 50 pesos. Ayan nga, at binayaran ko na din at umuwi na rin ako agad. Hindi ko na nga na-videohan yung pagkuha ko ng manok. Pagdating naman sa bahay, nag-umpisa na agad akong magluto. Bali, dito nga pala sa cabbage ay tinanggal ko muna yung pinakamatigas sa ilalim. Pagkatapos ko naman matanggal yung matigas sa ilalim, ayan nga, at hinugasan ko muna. Tapos ayan, at pinakuluan ko muna ng 5 minutes. Naalala ko, may tanim nga pala kami ng dahon ng sibuyas, kaya ayan, kumuha nga ako. Tapos ito na nga pala yung chicken breast na nabili ko kanina. Bali, giniling ko na nga pala yan gamit yung food processor. Tapos ayan, nilagay ko na rin itong carrots na giniling ko din kanina sa food processor. Sunod na inilagay ko naman is itong bawang. Tapos itong sibuyas na nga yung sunod kong inilagay. Ayan, napakarami. Diba? 5 piso yan, mare. Mabuti na nga lang at medyo bumaba na yung sibuyas dito sa amin. Kasi nung nakaraan yung sibuyas na puti, Diyos ko, dahi, 50 pesos ang bili ko dun sa isang maliit. Naku, mare, mas mahal pa ata sa ginto itong sibuyas. So, ayun nga, at nailagay ko na nga itong dahon ng sibuyas. Buti na nga lang at may tanim kami niyan at hindi na ako bumili. At syempre, hindi pwedeng mawala itong paminta kasi paminta is life. Yes, paminta. Apaka-arte, 100 pesos lang naman ang budget sa pagkain. Tapos ayan, naglagay na nga rin pala ako nitong asin kasi naman walang lasa kung hindi ako maglalagay. Pagkatapos ko nga ilagay yung mga kailangan na ingredients, ayan nga, at nilamas-lamas ko na to. Haluin mo ng malala, mare, kasi hindi tayo maglalagay ng itlog dito kaya kailangan itong maging malagkit. Balik naman tayo dito sa aking pinapakuluan, ayan nga, at okay na to, kaya naman pinatay ko na yung apoy. Pinalamig ko lang pala to ng bahagya kasi naman kung hihimayin ko agad to, ay nako, napakainit sa kamay. Alam nyo ba mga mare, itong niluluto ko ay sobrang sarap tapos sobrang healthy pa. Pwedeng-pwede nga rin to ipangbaon sa school o kaya sa office. At syempre, perfect din talaga to sa mga nagda-diet. Itong pinakagitna naman ay hindi na to kaya ipangbalot, kaya naman hihiwain ko na lang to tapos ihahalo ko na lang to dun sa manok. Maliliit na hiwa nga lang pala yung ginawa ko dito. Ganto nga pala yung sinasabi ko mga mare, na kailangan yung haluin ng maigi para maging malagkit. Hindi na kasi ako gumamit ng itlog o harina dito para maging extender. So ayun nga mga mare, at nilagay ko na nga itong cabbage. Bali, ito yung hiniwa ko ng maliliit. At syempre, kailangan ko uli itong haluin ng maigi, kaya ayan, hinalo ko na nga. Okay na nga ang lahat, kaya naman mag-uumpisa na nga akong mag-sharon. Madali lang naman magbalot nito, parang nagbabalot ka lang din ng lumpiang Shanghai. So ayan nga, at nilagay ko na nga yung palaman sa loob, tapos ayan, tinupi ko lang yung gilid at niroll ko. Syempre, iroll natin to, mare, kaya nga tinawag na cabbage roll, ba? Diba? Hindi mo na nga pala kailangan ng pangsara dito, mare, kasi hindi naman siya bubukas. At ito na nga yung aking nagawa, o diva, napakaganda ng pagkakabalot ko. Ulit-ulitin mo lang yung ganong procedure, mare, hanggang sa manawa ka. Madali lang naman magbalot nito, kaya hindi ka na mahihirapan. At ito na nga pala lahat ng aking nagawa, o diva, 100 pesos lang yan, pero ang dami kong nagawa. At dahil tapos na nga ako mag-sharon, syempre i-steam na nga natin ito. Kaya ayan nga, mare, at nilagay ko na nga siya dito sa aking steamer na napakaliit. Flex ko lang muna ang aking pagkakabalot, kasi naman napaka
napakaganda talaga ng aking pagkakabalo. Nagpakulo na nga rin pala ako ng tubig, tapos ayan, nilagay ko na nga rin pala itong cabbage roll. Bali, 15 to 20 minutes ko nga lang pala ito.